Yo, kumusta mga idol? Kagawin natin ngayon is part 2 tayo. Part 2 tayo sa ating vlog nung nakaraang araw. So, ang gagawin natin ngayon is papaklasin natin 'to tapos itinan natin kung ano talaga yung sira niya kasi may tumutunog talaga. So, yung nakaraang araw na vlog ko, ito yung kadoktong. Yung nakalagay doon na thumbnail is belt o backplate. Maingay na panggilid. So, sa mga bago dyan, kung hindi pa kayo updated sa aking video, palike and subscribe na lang po sa aking mga vlog. And pasama na rin po yung notification bell para updated tayo. So ngayon, papaandarin natin to ngayon. Ayun mga idol, papandarin ko na ngayon, pakinggan natin kung yung ingay ng aking panggilid. Papandarin natin. So yun, meron talaga siyang pumapalagpag. Feeling ko talaga dito. Kasi wala siya sa wala doon sa backplate yun sa slider niya. So kung napapansin niyo nung una kong vlog, yung pinakaunang ano nito video ko nung nakaraan, napapansin niyo yung build medyo pumapalagpag siya. So siguro sa tingin ko talaga yun din yung nasa isip ko nung una na siguro ano na palitin na yung ano ko build ko. So, titingnan natin, bubuksan natin. Titingnan natin, check natin to kung talaga bang. Kung belt man to, talagang ano. Pero tingin ko naman, hindi. Kasi yung belt ko naman, hindi naman ano eh. Hindi naman siya gamit na gamit gawa ng hindi naman laging ginagamit yung motor ko. Pero sa katagalan na rin siguro nabanat na siya. Ayan. Papakita ko sa inyo mga idol yung belt. Titingnan nyo mga idol. Paandarin ko lang. Ayan. Talagang pumapalagpag siya. Pumapagpag siya sa baba, sa taas. Pero yun nga sa sinabi ko nung una na pag nakagrip ako hindi siya nakaminor. Wala siyang ingay. So ito, pag nakaminor siya ganyan yung umiingay, saka siya umiingay. So ito siguro may tendency pumapalo-palo tulit sa taas ng crankcase natin. Kasi papansin yung mga idol, nakikita ko rin dito sa aking crankcase na pang nobo, meron na siyang tama dito. Tsaka sa taas meron ding kaunti. So siguro ayan yung pinakamin na sakit niya. Baklasin natin to. Medyo malayo na nga oh. Sumakit nung yung una kong vlog mga ka-idol, sumakit talaga ulo ko dito. Kasi siyempre ako baguhan lang din naman ako, hindi naman ako talagang perfectong tao kasi baka sabihin ng iba diyan, baka ibas ako. Pasensya na po talagang ako lang nag-aano ng ano ko, motor ko. Tsaka may nakapagsabi ng tropa na baka sa belt yan, check mo rin yung belt mo. Kaya napaisip ako, sabi ko mapagpag nga yung belt ko. Hindi ko rin napansin talaga na ano.
na kasi bago pa naman to eh. Baga hindi talaga siya babad na babad. Hindi ko naman laging ginagamit kasi motor ko. Gawa ng Gawa na nga dito lang ako sa bahay tsaka naka-lockdown. Tingnan natin. So pag ito yung sakit, i-ano natin to. Dodoktorin natin to. Ito tuning natin to. Ito tuning natin yan ngayon. I-check ko muna yung bolo natin. Kasi tinakbo ko to kapon eh. Dito sa akin po ulit mga idol, napapansin ko itong flyball ko na to medyo bago-bago lang, kita nyo naman yung kulay, oh, madumi nga lang. Kaso mo nagkaroon siya ng tama ng konti, isa lang ata eh. Nasaan ba yun? Hindi naman masyado. Parang ano lang, ayan, tinamaan, mapapansin yung mga idol. Oh. Ah, kita ba? Ayan. Pero hindi naman ano, parang na ano lang ang dumi. So siguro, kasi nga, ako nga lang nag-ano nito mga idol. Ako lang nag-kalkal nito. Nagaya ko lang din sa tropa na meron din mga Mio. So ginaya ko siya, kinayod ko siya. Ako lang talaga nagawa nito mga idol. Yung iba kasi, siyempre pinapagawa na nila, pinapaayos talaga, pero may kamahalan din ang paggawa nito kasi hindi naman basta-basta ang pagkalkal nito, paayos nito. So, anong nangyari mga idol, kaya siguro yung bola ko hindi siguro ano. Kasi actually, tumatagal naman talaga yung flyball eh. So, ayan. Kung makikita nyo mga idol, sakto naman siya. Kaso, pagdating dun sa mga gilid-gilid, itong mga gilid-gilid na to, ayan o. Kita nyo ba? Yan o, oh, yan yung mga idol. Oh. Hindi siya talagang, meron siyang allowance konti. Hindi siya saktong-sakto sa flyball. Siguro ayan din yung tendency. Pero pagdating naman dito sa dulo naman, pagdating naman sa dulo, sakto naman yung sukat niya. Ayan, yan o. Oh. Sakto naman. Nilagyan ko siya ng ganito, na parang daanan siya ng ano, konting ano, kawang dito. Nilagyan ko siya kasi ano din kasi yan, nilabasan din siya ng dumi, lumalabas din ng dumi dyan, pero di rin man talaga maiwasan na siyempre mag-stuck ng mga dumi dyan sa loob, pero kahit pa paano nakakatulong. So yun nga, kaya siguro nagkaganon kasi nga yung pagkayod ko nito hindi pa masyadong pantay na pantay, kaya siguro nagkakaroon din ng problema ng bola ko. Pero anuhin ko rin to, ayusin ko rin naman to. Papakinising ko to. Lilihain ko to, tsaka meron din ako nabili diyan. Yun nga, sabi ko nga sa una kong vlog na meron ako nabiling yung parang cotton buds na maliit na ilalagay mo lang sana pangkot-kot dito para makuha tong mga kauka. So ayun. Siguro ang gagawin natin ngayon mga ka-idol, itutuno natin itong uli washer natin ngayon. Ito stock pa to eh. Siguro ang sukat nito is 1mm siguro to, kasi may mga sukat din kasi to eh, itong mga washer na to. So ang gagawin natin ngayon ililipat natin to kung sakaling ano, baka magkaroon ng ano to, tagtad na nga itong ano ko. Okay pa naman siya. Kung napapansin niyo yung ano ko, belt ko dito mga idol, oh, mataas kasi siya, mataas na siya dito kasi gawa ng yung poly ko kasi tsaka drive face ko mga idol, ano siya, degree na, naka degree siya. So siguro di ko alam kung tama ba talaga yung pag degree kasi alam ko ang
tamang degree siguro is nasa 13.5 ata. Yung iba kasi may mga ano kasi may mga naririnig din ako na siguro na sobrahan kaya siguro yung build niya sobrang hindi na siya nag-match dito sa ano na to. Sa build na to, yung gilid ng build natin na to. Kasi pas lang to. So siguro, yun nga yung problema siguro sa ano ko, kaya pumapalagpag siya. Ang gagawin natin ngayon mga idol, yung pulley washer natin. Tinatawag tong ano eh, ito yung tinatawag na tuning washer. Pantono. So, titesting natin ulit. Ililipat lang natin yung ano, yung pulley washer natin. Doon natin lalagay sa doon sa likod ng backplate. Doon sa sulok. Akala ko yung una dito ito yung may problema eh. Pero at least napalitan ko rin kasi sobrang luwag na. Nagkakaroon na rin siya siguro ng dragging kaya ganoon. Kaya no, mahigpit na siya oh. Kaya siguro nagkakaroon ng dragging. Kasi dahil siguro doon. Kasi ito mga moving parts kasi itong mga parts na to eh. Ito talagang gumagalaw sa loob pag ano pagkadirit mo ganyan. Kaya ito napapansin nyo tong pulley washer natin dito nakalagay yun, lalagyan natin sa loob, i-try lang natin dito sa labas naman hindi ko nalalagyan. Hirapan ako dito. Ayan mga idol oh. So meron akong build dito na kasi. Itong build na to mga idol oh. Is may isa akong build kasi. So parang ito yung pinaka-stock ko ng aking Neo nung nabili to. Ito nabili ko na to. Medyo matagal-tagal na rin pero i-try ko to, mapapansin yung mga idol oh. Ito yung luma. Medyo malapad ate. Medyo malapad na konti. Medyo try ko muna to. May pagbabago ba? Yan. Sinsya na mga idol, wala tayong ano eh. Wala kasi akong gamit na mga power tools. Medyo mano-mano lang tayo. Baka kasi yung may power tools ka talaga. Kalang lang ulit. Skip. Try natin mga idol, tingnan natin yung build kung may pagbabago. Wow! So napapansin yung mga idol, hindi na masyado. Yung pala yung sakit. Yung sa ano, sa pulley washer. Sakit nyo. Nilipat ko lang yung pulley washer niya dun sa loob. Actually, pwede rin siyang ipasok. Pwede rin siya lagyan ng pulley washer dun sa ilalim ng backplate eh. Kaso, dun ko nilagay sa pinakasulok ng ano, backplate. So, tinan mo, hindi na masyado pagpag oh. Kasi yung tendency niya kung pag nilagay mo yung crankcase, pagpagpag siya, matama yung
belt na to, yung belt na sa baba, tumatama dito sa baba. Kaya siguro nagkakaroon ng ano, dito naman sa taas, tumatama rin. Ipitan natin uti para ano, lagay kong crankcase. Sana success. At least alam natin, diba? Wala naman masama mag-try eh. Kulang-kulang ako sa tornilyo mga idol sa crankcase ko. Pero bibilang ko rin to. Try natin ulit. Yun, try natin ulit. So, tinan nyo mga idol, pakinggan nyo, wala na yung ano, wala na yung pumapalagpag. So, yun nga yung nagkaroon ng ano, dun nga nagkaroon sa tayo. Hinira yung utak ko dun ah. Para sa poly washer na yun. Pero yung belt ko talaga mapagpag na talaga, ay maano na talaga, medyo gamit na siya. Actually kaya pa naman sana to, okay pa naman. Wala na oh. Pag nag-minor kasi nung unang ano, hindi ko pa naayos yung motor ko. Pag nag-minor ako talagang nalagitik parang ano. So yun, success! Naayos natin ang idol. Nakakatuwa rin kasi siyempre ako hindi naman ako ano talaga, hindi man talaga ako mekaniko. Tsaka dati hindi ko talaga hilig na sa mga kalikot-kalikot ng mga ganito kasi siyempre wala ka pang motor. So yun nga sinasabi ko mga idol na malaking bagay talaga at malaking tulong talaga sa inyo nung makakasave ka. Kasi pag once na may motor ka tapos hindi ka marunong sa motor, hindi ka marunong magkalikot-kalikot sa mga motor o takot ka baka masira lalo, so wag ganun kasi dun ka matututo eh. Kung talagang itry mo, lalakasan mo yung loob mo, kung sumablay ka man eh talagang ikaw lang masisisi, walang ibang masisisi, di ba? So, kailangan lakasan lang ang loob. Lakasan lang yan. Natulad ko nga, sinasabi ko na wala akong mekaniko dito sa motor ko. Ako lang nagpapaganda niyan. Ako lang nagkakalikot sa mga panggilid dito. Nagtutunong ako dito.
dito sa head na to. Kasi minsan may lumalagitik din kasi dito. So tinutuno rin to eh. Natutunan ko rin to sa tropa lang din. So ayun mga ka-idol, hindi ko napapahabain tong vlog ko kasi naging successful tayo sa ating gawa ngayon. So nagpapasalamat din ako kasi siyempre nakuha ko kasi dati anong ilang araw lang talagang sumakit ang ulo ko. Gawa ng hindi ko alam kung mapapagastos na naman ako eh, wala akong pera. Ngayon wala akong budget gawa ng siyempre alam nyo naman pandemic tsaka wala akong trabaho ngayon. So ayun lang, maraming salamat sa inyo mga idol. Sana may natutunan din ako kahit may natutunan kayo kahit papaano sa aking vlog. At sana suportahan niyo ang channel ko. Like, subscribe, and pwede rin kayo mag-comment dun sa baba mga idol para kung may mga katanungan kayo, masasagot ko. At yan lang mga idol, pasama na rin ng pasabay na rin ng notification bell para update kayo sa mga sunod kong video. So maraming salamat sa inyo mga idol. Ingat tayo palagi. At sana matapos na tong pandemic na hinaharap natin ngayon. Salamat mga idol.